they shall perish without forgiveness, and they shall fall as dark as darkness. And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, for thou art the same, and thy year shall not fail. But if the angels set me at any time, sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool. Are not all ministering spirits set for to minister for them who shall be heirs of salvation? Okay, heirs, yan ha, heirs. Let's pray. Paano, maraming salamat sa inyong mga salita muling aralin namin. We pray na kayo pamanguna sa amin. Lahat po sa mga nakakabalik, Panginoon, sa mga bagong umatin, nawa ang kanilang kaligtasan din po, Lord, ay pahalaga nila na aming Panginoon. Sabihin nyo rin dito later na napakaganda na kami niligtas nyo, anong gagawin namin. So, next step is magpaka-banal kami, Panginoon. Malugod kayo sa aming buhay, therefore, kayo po'y ma-honor. At kami naman po ay bilang mga anak ni Panginoon, ay i-rewardan nyo dito sa lupa at sa langit. We pray na kayo po'y tatapat sa inyo, maraming matutunan, magamit to Lord sa ministry. Sa buhay din namin, Panginoon, paano magkakapamilya, mag-raise na kayong mga anak, Panginoon. At trabaho, maging maayos na trabaho, mga workers din, Panginoon. At ministers nyo, Lord. So we pray na kami po'y naging itong patubayan. Ganun din po, Lord, sa hapon na ito, Lord. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napatagal pala ako kasi nag-serve muna ako sa mga bata. Ano? Salamat po. Dito si Nanay. Malu. Sino pa? Okay. So inaaral po ulit natin salita ng Diyos. So nasa, more on kay Jesus po tayo ngayon, no? So pagkatapos sabihin no, na siya ay Diyos, siya ay tagapag, ayan, siya ang naglalang ha, si Jesus ang gumawa ng lahat. Okay? At itinaas siya, talagang nagano lang siya, katawang tao. So nung panahong siya ay nagkatawang tao, nasa na yung nakastation dito? Abad, pakitulungan na lang ako ha. Para matulungan dito sa mga bata na ano. Kasi yung iba is, yung mga ganitong kaliit na bata, inihiwalay nila yan eh. Inukulong, tapos bahala na kayo dyan. Diba? So sa atin, di ganun. Amen? Sama ng mukha mo na naman. MJ. So si Jesus ay mga pangyarihan. Pero dito, may mga next time pag-aaralan, may kita natin ngayon kung ano yung ginawa pa kay Jesus, tsaka yung mga rewards dahil sa kanyang ginawa. Okay? So dahil siya ay Diyos, nagkatawang tao, nung sinayin siya sa lupa, hindi talagang tao siya. So namimili po siya, natutokso siya. Alala niyo yung mga preaching natin, di ba? Nasabi din sa verse 9, thou hast love righteousness. So kung nandito na kayo, nung nag-umpisa kami sa Proverbs, naabutan mo po yan. Proverbs o Revelation ka na sa Sunday afternoon. Hindi na. So inuna namin yung book of Proverbs, tinapos namin yung especially yung mga bata. Pag pinag-aralan mo yung Proverbs, puro talagang ano yun, wag niyong ba... Sinong wala pang ano dito? Old Testament. So si Brad, meron na. Binibigyan namin yun, tuwa kami kasi matapat, makikita namin, maayos, masipag. Hindi yung andito nga, natutulog naman. Yan, kasi ka malalaki na itong mga to. Binabasa mo yung Proverbs? Tuloy-tuloy ka pa ba sa pagbasa? Hindi na. Bawiin na yung ano, Bible. Yung Bible binabasa. Okay? Appreciate natin yung Bible. I-honor mo ang Diyos. Yung kanya, puro may wisdom to, katalinuhan. Tapos, anong unahin mo? Facebook. Diba? Napanoodin mo doon, mga siraulo. Dami nga, puro ganun, diba? Iniisip ko rin dati, bakit dahil siraulo dito sa Facebook? Kasi ganyan ang gusto panoodin ng tao. Kaya napansin ko doon, may mga peking ano doon, diba? Parang movie-movie, napansin nyo ba? Napapanood nyo rin. Napanood ko rin talaga eh. Kala mo, totoo. Puro set up pala yun, diba? May uso ko rin eh. Kaya hindi natatawa doon eh. Kaya misa napapano ka rin, diba? Kasi anong gagawin nila? Uy. Pero bandang ulit, wala palang kwenta. So, pero ito, punong-puno ng katalinuhan. Pag binasa mo, mga bata especially, or ngayon, medyo hirap pa kayo magbasa, mag-interpret sarili nyo. At least, makinig ka lang, di ba?
Kung makikinig ka ngayon, andito ka na rin lang, medyo hirap ka pa magbasa, di ba? At least, nag-gain ka pa rin ng knowledge, wisdom. Tapos, pag naisipan mo na magbasa, meron ka ng Bible, magbabasa ka ng sarili mo, at least, may pag-uumpisa ka na kasi nakinig ka kay Pastor, di ba? So, ganun sinasabi kay Jesus na pinaka-notable, isa sa mga pinaka-notable about Jesus, kahit siya ay nagkatawang tao, hindi siya yung tipong parang sa atin na okay lang maging syunga-syunga. Sinong gusto na syunga-syunga dito? Alam niyo yung syunga-syunga? Hindi ako nangasara, lagi niyong nasabihin sa inyo. Pag sinabihan ko kayo ng gano'n, for example, nasa Bible din yun eh, di ba? Ang Diyos, dahil matalino siya at mahal niya tayo, pinagsasabihan tayo. Kaya kung ano, may ginawa kang kasyunga-syungahan. Ano yun yung katangahan, di ba? Yun yun eh. Foolishness yun sa Bible. So, nasasabihin yung anong gusto mo marinig sa'yo? Sa magulang mo, I mean. Kunwari, si Flame, sinunog yung bahay. Kunwari, gano'n. Kasi Flame siya eh. Diba? Uy, Flame! Very good, anak! Gusto mo gano'n ba? O kukutasan ka, hindi ka lang kukutasan, diba? O kaya na, bumagsak ka kasi hindi ka nag-aaral. Eh, iba, nag-aaral, ikaw, naglalaro. O, sasabi ko lang, yung goma na yan, tigilan nyo muna. Hindi ka makaka-focus dyan eh. Pati ako, hindi makaka-focus eh. Nakikita ko, nagagayon dahil, ay, star yun ah. Ganon. Makinig. Okay, so mahalin nyo yung katuwiran. Yung sinasabi na si Jesus, minahal niya yan eh. Hindi lang naman natin tinataas si Jesus dahil basta, nasalan na tayo yung tasya eh. Kaya yung mga ibang naiki-Kristiyano din, wala yung dating yun eh. Yung nakita ang mga tagapagtulog, dami na dating Katoliko ako eh, di ba? Naalala ko ngayon yung mga nagtuturo, anong sinaturo sa kanila dun? At pag tingnan mo pa ngayon sa internet siya, anong tinuturo sa kanila? Kung hindi ka ligtas, wala kang pakinabang. Kahit sa anong aral mo sa Bible, di ba? Hindi ka na maligtas eh. So ngayon, kung ligtas ka na, mas dapat ikaw yung mag-appreciate sa katotohanan ng Diyos. Kasi ngayon, malaya ka na eh. Niligtas ka nga. Paano nga ba ako naligtas? Pag binabalikan mo yan, nare-refresh sa'yo yan, yung idea, tsaka yung mga prinsipyo na nasa sa Bible. Okay? So, minahal ni Jesus yung katuwiran, dapat tayo din. Malaki pakinabang na. Ano pakinabang mo pag alam mo yung righteousness? O, syempre, alam mo yung tama at mali. For example, di ba nung gagawin mo? Pero may prinsipyo ka nalalaman. For example, sa trabaho, inaway ka. Anong gagawin mo? May iba, either mag-resign agad or aawain din. Aaway-aaway na, ano yan, parang yung mga bata. Pero pag alam mo yung katuwiran ng Diyos, dapat pala doon, pinagbibigyan lang. Pero syempre, ano mo rin yung sarili mo, puprotektaan mo, di ba? Ganun din yan kayo, kung nag-aaway-aaway kayo, kunwari, meron loko-loko dyan, pupunta kayo sa church, hinaharang kayo, anong gagawin nyo? So kung may ano kayo, may katalinuhan kayo, alam niyo yung gagawin niyo. Hindi yung ano sabihin sa'yo, dahil loko-loko yung kapitbahay namin, loko-loko na rin ako. Hindi. Ikaw mag-iisip pa sa sarili mo. Amen? Mahalin mo yung righteous, mahalin mo yung salita ng Diyos, tuloy-tuloy ang paglago mo dyan, walang hinto yan. Kung ngayon, at least nakakatente na, salamat sa Diyos. Itong taong to, talagang lagi sa church. Kasi naintindihan niya, dapat nandun siya. Ngayon, matatapos ba yun doon? O siyempre, hindi. Pero doon nag-uumpisa yun. Kasi doon ka nga matututo. Diba? So, pag nandiyan ka na sa church lagi, tuloy-tuloy na yan. Again, kung nakikinig ka. Yung iba naman talaga kasi hindi nakikinig. At alam ko yun. Kilala ko kayo. Alam mo ba yun? Kaya gumagala yung utak ko eh. Tinatansya ko na kayo kung paano kayo matutulungan. Pag yung yun nga, natutulog sa church, nako, parang nami-measure ko agad yan. Kawawa naman to si kapatid na to. Kahit si Aiden, ha? Napalo to eh. Nasabihin ko. Yan, yung mga bago, inaalalayan natin yan. Pero kayo, andito na rin lang kayo. Kala nyo, maluloko nyo ako, lagi kayo andito, spiritual na kayo. Hindi rin. Alam ko yan, sa mga action nyo, sa tingin nyo pa lang, sa ginagawa nyo, hindi nyo ginagawa, pinopost nyo, Facebook, sino hindi ko friend dito? Lahat kayo, friend ko na yun. No? Ito mga to, bata pa naman ito. So, mahalin niyo yung katuwiran. Amen? May pakinabang tayo dyan. Hindi lang doon tapos doon. Ito yung maganda.
Yung ibang Kristiyano, maraming Kristiyano, they love righteousness. At least, sinasabi nilang, alam, gusto na yung righteousness. Pero, ang kabaligtaran nun kasi, hindi kabaligtaran, ibig sabihin yung parang katandem nun, kumbaga sa sinasabi nilang complementary angle, di ba? Alam niyo yan? Alam niyo ba yung, kung mahal mo ang katuwiran, meron ka din kagagalitan. Ano yun? Hindi, dapat lagi ka nagmamahal. Lahat, mahal mo, pati bakla, mahal mo, pati mga siraulo, mahal mo. Mahal mo yung Bible, mahal mo rin yung comics. Kunwari, tama ba yun? O yung kabastusan, kunwari. Pwede ba yun? Kung mahal mo talaga yung Bible, ayaw mo nung kabastusan, di ba? Kalokohan. Ngayon, mga bata kayo, unti-unti yung maaalis sa inyo. Kaya nga, nasabi siya, magtapat kayo sa Diyos. Ano pa? Kung mahal mo yung pamilya, for example, di ba? Mahal mo yung pamilya nyo. Ano may maaayos sa pamilya? Siyempre, nanay, tatay, anak. So, lahat ng mga kasira doon, galit ka doon. Dapat, di ba? Kunwari, may mga, ano ba yung mga galit sa ng pamilya? Sa kayo, ano yung nakasira sa pamilya? Sige. Sinong gusto? Volunteer. Pami, ano yung nakasira sa pamilya? Alam na alam nyo, di ba? Yung sabi nun. Hindi ko natatanong eh kung sino nasa utak mo, ha? Pero yun yun, actually. Kahit pa anak ka, asawa ka, kahit ikaw mismo yung lalaki. Madalas kasi yung mga lalaki parang mayabang yan eh. O sige, ako mambababae. Yung babae, walang karapatan malalaki. Diba? E pareho naman tayong walang karapatan. Pero maraming lalaki ganun kasi. Diba? So, pag alam mo mga kasira yan, huwag mo nang papasokin sa bahay nyo. Diba? Eh minsan nga kasi sa TV, pumapasok. Eh kung nasa bahay lang naman lagi yun, pinapanood mo, ano, the legal wifi. Ano, tawa ko dun eh, the legal wifi, yung mga ganun eh. Tagal lang nakita ko lang sa Facebook, hindi ko napanood yun. Pero puro ganun, kahit sa Facebook, ganun din. Magpapatawa ko nuhari, pero puro ganun yung tema, di ba? Pambababae, puro kabastusan, di ba? Wala mo mga kasira yun, galit ka dapat dun. Yung abortion, galit ba tayo dapat dyan? Eh, anak naman niya yun eh. Gagayahin ng iba yan. Eh, paano yung mga anak mo rin kung gayahin din yan? Ah, ganun pala yun. Kung makabuntis ako, i-abort lang natin. Kita niyo yun? Galit na galit ang Diyos dun. Sa Old Testament, kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Sinira, yung pinaalis sila dun. Alam yung ginagawa ng mga Israel. Ganun. Umamba sila sa Diyos-Diyos, ha? Nang next dun, papabo, papatay na nila yung anak nila. So dapat galit din tayo doon, galit si Jesus doon eh. Amen. Kung sa tayo sa pamilya tayo, 'di ba? So ano pa yung alak? Galit ba tayo dapat sa alak? Amen. Wala ka na alam mo yung alak eh. Paglasing na kita ng matinong malasing. Eh kung kahinaan talaga ng sino 'yan, 'di ba? So dapat galit tayo diyan. Baka naman nagbebenta pa tayo niyan. O kaya ginagawa natin biro 'yan, oh. Inuman tayo diyan, dagay. Pastor, yung tatay ko gano'n, huwag mo nang gayahin. Amen? Kaya nga, salamat ako, dito kayo eh. Pag laki-laki nyo, pag yumabang kayo, buti nga mga binata, dito. Pag lumaki kayo ng katulad ni Roniel, ganyan kalaki. Yung iba, nagmamayabang yan. Diba? Alam mo na lahat. Kala mo yung tangkad mo, yung maturity, nagsasabay, hindi nagsasabay yan. Dapat magsabay, pero madalas hindi eh. Pag hindi ka naman naturuan ng salita ng Diyos, paano kung ma-mature? So, yun lang ha. Bilisan lang natin dito. Kung mahal mo yung isang bagay, may kagagalitan ka rin. So, kagalitan natin yung alak, yung kabastusan, ano ba? Sumisira sa pamilya. Drugs. Yan, drugs na yan. Ako dati, hindi ko maintindihan yan eh. Ewan, nainiwala pa kay Duterte? Sino nainiwala kay Duterte dito? Sana naman sa ngayon, di na, di ba? Dati, bidang-bida yung mga yan eh. 6 months! Another 6 months, extend, mahirap yun eh. Ngayon, mawawala na siya, wala pa rin. Ano na, 6 years? Ginagamit po nila yan. Pera-pera yan, connection. So, kung alak nga, hindi mawala, drugs pa. So, kaya kagalitan natin, amen, baka naman, baka mag-police yung iba dito, may corrupt na police or something. Ano ba yung mga equivalent ng drugs? So ngayon, yung iba, hindi naman drugs, pero iba nakaka-addict din. Ano ba? Ano yung mga nakaka-addict? Yan din, yung mga games, di ba? TikTok.
Sigarin nyo. Very good. Sigarin nyo. Pait-pait nyo. Bad na addict sila. Kasi nakikita nila sa TV, puro ang papogi ng mga nag-sigarin nyo. Ah. Pero pag tinignan mo talaga yung mga nag-sigarin nyo, papangit, di ba? Mabubutas na yung baga niyan eh. Ha? Oh, alam na yung chompe, ha? Pero sa US, binagaano na yan. Nililegalize na yan. So, kaya tinaaral, amen. So, kung gusto mo ng katuwiran, galit ka dapat. Kaya huwag kayo magagalit kay pasto pag minsan may kaaway ako sa online, ha? Hindi naman away yun. Inaano lang natin. Nilalabanan natin kasi numalingan. Amen? So, dapat galit tayo sa mga papa-board, sa mga doktor na makakong pera. Ayan, ginagamit yung pandemic na yan. Galit tayo dyan, normal yun. So, si Jesus ganun, galit siya sa iniquity, sa kasalanan, pero mahal niya ang katuwiran. Okay? Ganun tayo. Therefore, God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. So, ginagawa pa ngayon, actually, pag tinuloy po yung palatin to, si Jesus ang ginagawang halimbawa ng Bible sa atin. Amen? Dito. So, lahat ang makikita natin, nangyari kay Jesus, siya ngayon nagtapad, di ba? Again, ginulpi siya, pero pinatay siya, pero siya ay tinaas ng Diyos. So, ganun din, kung mahal niya yung righteousness, galit siya sa kasalanan, dapat ganun din tayo. And next, sabi dito, anointed the oil of gladness above all thy fellows. Ibig sabihin, ito yung mga ginagamit madalas sa atin ng mga unbelievers. Sabihin, ah, hindi masaya maging Kristiyano. Puro ano lang yan, puro praise the Lord. As if naman pangit yun, di ba? Sila hindi maka-praise the Lord kasi lumalaban yung konsensya nila eh. Di ba? May kausap lang kanina dito eh. Nung subukan lang tulungan, hindi lang naniniwala sa Diyos. Tulungan ko nila yung naniniwala sa Diyos, di ba? Ba't ikaw? Pero kasi nga, sinusubukan natin tulungan kasi yung iba dyan ay biktima lang din, no? So, mas madaling tulungan yung mga, I mean, dala tayo sa ano? Yung mga atheists na yan, kaya minsan nadadala nila iba, ano yung mga sabihin nila? Hindi masaya dyan sa church! Diba? Kaya sabi dito, ang Panginoon, in anoint thee with the oil of gladness. Pag sinabi anointing, parang special yan eh. Parang oil lang yan, pero sa mga ginagamit sa Bible, talagang special ano yan. Mga occasion na ginagawa yan pag inaanit yung hari, syempre malaking bagay yun, di ba? Parang sa panahon natin siguro mga inauguration yan, di ba? Ganun. So ang binigay kay Jesus, oil of gladness above all thy fellow, samantala siya yung pinahirapan, ginulpe, pero nung siya ay oras na para siya naman ay tumanggap ng rewards, eh pang di ba? Wala nang papatay sa kanya. So ganun din tayo ngayon. Patay natin si Jesus. Kung tayo daw ay mamahalin natin ang katuwiran, galit tayo sa kasalanan. Gusto ko rin sabihin para sa mga anak, no? Yung mga anak na lagi mong binibigay yung, alam mo na, ina-spoiled mo, masaya ba sila? Sino may kilala? Sino spoiled dito? Wala, salamat, no? Pero pag nakakita kayo ng batang spoiled, masaya ba sila? O lagi sila may hinahanap? Kasi nga, lagi binibigay sa kanila, di ba? So, dahil gusto nilang ano, hanap, bigay lawa, laway tuloy, layaw, di ba? Bigay layaw sila eh. Laki sa layaw, Jepox. So, dahil lagi na nakukuha sa palagay nila, puro makamundo lang, kulang pa rin, gusto, nakuha ko ngayon to, gusto ko pa na iba. So, hindi ka sasaya pag ganun. Kaya doon yung mga batang pinapalo, dinidisiplina, yan ang pinakamasaya. At mahal nila yung magulang nila especially. May galang sila. Unlike doon sa mga, yun nga, mga Jeprox, hindi nila mahal yung magulang nila, inabastos nila, pag wala lang may bigay, ano pa. Pag laki niya, pag naging malaya na, lalo magwawala yan. Okay, so yun lang gusto ko sabihin. Kaya salamat sa Panginoon kung tayo dinidisiplina. At tayo ay mas masaya sa kanila. Amen? Kaya pag nakikita ko yun, masaya na ako eh. Alam niyo, buhay ni Pastor, umiikot lang yan saan? Yan, Bible, church, may pamilya ko. Gumigimik pa ba si Pastor? Parang gusto kong ano, gumigimik. Gimik naman ako kasi malungkot ako eh. Mas kailangan ko magpapasaya sa akin. Ganun ba yun?
Hindi na. Puro makita ko. Sabi ko nga sa'yo, makita ko lang kayo. Masaya ako dito si Maros, si Mati Malu. Ganyan kasiyahan ng pastor eh. Kasi alam ko, meron kayo na namang chance, another chance na pagpalain ng Diyos. Unless, pag kayo na wala na naman, nasa na ba si Kenneth? Nasa na ba si Kenneth? Nasa na ba si Kenneth? Nasa na ba si MJ? Si Justin? Harvey? Diyan ka bumalkada sa mga nag-church. Ha? Natindihan mo yun? Pati ang bibig mo, aayos yan. Si Pastor, di naman nagmumula, pero matapang din, di ba? Sa tama lang, di ba? Si Neil, kahit natutulog yan, at least gusto niya sa church, di ba? So, yun ang sasabi ko. Hindi tayo alis nakagalaw, nasa isang verse lang tayo. Masayang maging Kristiyano, di ba? Hindi lang basta Kristiyano, ligtas, especially. Yung iba, hindi nila magagaya. Nakapansin ko yung ibang Kristiyano, hindi nila sabihin yan. Yung iba lang nagagaya sa atin. Pero pag-baptist talaga yun ang term natin, ligtas, nasa Panginoon, sila, Kristiyano. Ayaw, Christian. Ang labo nun. Sa panahon natin, sa lugar natin. Pero mga Kristiyano, totoo, anak ng Diyos, masaya. Amen? Amen. Ito, pag nakikita ko yung mga anak ko, kahit paano, masaya na rin ako pag masaya sila eh. Kasi dati, nung wala pa kaming bahay na medyo maluwag, masaya din naman sila, di ba? Sina Stephen. Kaya pag nakikita ko ngayon sila, maluwag dito, sa taas, labo, dito, labo, masaya na rin ako. Di ba? Pero ngayon, di sila makalabas masyado. Kaya nakakalabas naman. So, masaya ba kayo? Sana, pag hindi kayo masaya, something's wrong, tanong kayo. Baka backslider in heart kayo, kaya hindi kayo masaya. Anyway, so si Jesus ay ganun, masaya siya, dahil nga yung reward niyan, dun. Anyway, 10. And thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. So, sino nang, napansin niyo yung ano, sa 8, ang tawag sa kanya, God. Sa verse 10, Lord. Okay, may duda pa ba kayo? Pero ito yung mas ano, kasi yung Lord talaga, medyo hindi na namin tatanggihan. Pero maganda kayo sa itsa, Diyos yan. Anyway, si Jesus daw ay, in the beginning has laid the foundation of the earth and the heavens are the works of thy hands. So malinaw, si Jesus ang gumawa ng lahat ng bagay. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as that a garment. And as a vesture shall thou fold them up, and shall be changed, but thou art the same, and thy year shall not fail. So, sinasabi rin yun sa another part sa Bible, but Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Hindi nyo ba yun? Sabihin kung ano si Jesus ngayon, no, iba tinuturo si Jesus, hindi naman ano yan eh. Hindi naman siya Diyos. Hindi totoo yun. Kung Diyos siya dati, Diyos pa rin siya ngayon. Amen? Kung dati siyang galit sa mga bangla, galit pa rin sa bangla ngayon. Kung natutuwa siya sa mga batang masunurin, natutuwa pa rin siya. Hindi naman magbabago yun. Kung dati siya tagapagligtas, tagapagligtas pa rin siya ngayon. Kung by faith dati, by faith pa rin ngayon. Problema sa iba, nagbabago yung Diyos sa kanila eh. Diyos ang, sa Bible, hindi nagbabago yung Diyos. Hindi niya kailangan magbago kasi perfect na siya. Ba't niya siya magbabago? Amen? Handaan niya na medyo mabigat yung inaano natin ngayon. Tinatakil natin, pero mga basic yan, kailangan natin maintindihan. So, bakit sinasabi dito, ba't kinukumpara niya lagi yung mga kalaban niya? Kapansin niyo ba yung kahit sa Psalms, puro ganun eh. Ito yung mga kalaban ko, ito ako. So, ikumpara niya rin yung sarili niyo. Ibig sabihin niyo, huwag kayong ma-insecure sa mga kalaban niyo. Amen? So, minsan, nakita niyo, yayaman nila. Tapos, hindi naman ligtas, pero yabang nila, mayaman sila. May insecure ka ba doon? Pupunta sa impyerno, maawa ka dyan. Dapat, di ba? Kasi sabi dyan, thou remain and thou shall wax old as that a garment. So yung mga damit, maganda yung sa umpisa, di ba? Salamat sa mga nagsusuot ng maganda, ha? Pag Thursday, tsaka Sunday. Napapansin ko si Pamela, maganda yung mga damit, eh. Sabi nga rin ni Mrs. eh. Sabi, mahal na mahal ka ng tatay mo siguro, nanay mo. Gusto nila, pag nakita ka ibang tao, maganda ka. Di ba? So, iba rin, ganun ha, damit din kayo ng maganda. Oo, oh, natawa ka. Si Pastor, nakapangkasal eh, tapos kayo, naka-short. Pambahay, di ba?
Sinasanay na kayo pag-aaral tayo sa Panginoon, magsamba tayo, maayos talaga ang damit natin. Amen? Kapag ko nasabi yun, kasi nga, pero kahit maganda yung suit mo ngayon, yung mga damit ko dating maganda, wala na eh. Ito, maganda pa kasi naalagaan. Di ba yung maganda eh? Pero kung kahit gano'ng kamahalang damit mo, maganda yan ngayon, next year, maganda pa kaya yan? Depende nga sa pag-aalaga. Pero minsan, di mo alagaan eh. Mabuti nga, may mga cabinet. Dati ang alam ko, lalagyan nila parang ano eh. Wala pang kapon dati. Sa baul. Maganda rin yung aso. Naluluma, amen. Alala ko tuloy si Lola ko eh. Alala ko sila kasi si Lola, di pa. Gusto niya palipat-lipat sa mga apo niya eh. Kaya nakabox lang. Sinalagyan niya ng ano, ng ano yung pangiwas sa daga, saka sa ano, mat balls, di ba? So, pero lahat yan ay masisira. So, pero ang Panginoong Jesus, hindi mababago. So, ngayon, kunwari, anong pipiliin yung Panginoong Jesus o bagong damit? O kaya gusto magpahinga o kaya module? So, yun ang pipiliin nyo? Si Jesus o ML? Okay. Si Jesus o Kalandian? Hindi na yan. Ngayon lang, di ba? Boyfriend, boyfriend. Sino ba piliin mo? Si Jesus o boyfriend? Hindi naman natanongin ko dito. Si Daniel, Jesus o basketball? Jesus. Alimot. Jobal, sino ba piliin mo? Si Jesus o buhok mo? Amen. DM, Jesus o Bagada? Totohanin niyo yan, ha? Michael, Jesus o pagkain? Tatawa si Sandy, ha? Jesus o laro? Okay, siguraduhin mo yan, ha? Pamela, Jesus o boyfriend? E paano kung maka-Diyos yung ano? Hindi mo magpapalit yun, di ba? Imagine nyo na lang kung ano yung maglalayo sa'yo sa Diyos, kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, laro, goma, okay? Lumalayo kayo sa takil, sa ano natin, topic natin, paglaro kayo ng laro eh. Sinong pipiliin mo, si Jesus o goma? Ha? Gawin mo, ha? Ano pa? Tatawa kayo ngayon. Kasi sabi lang dito, lahat siya, lilipas yan eh. Ang Panginoon, di siya lilipas. Kung pinili mo si Jesus ngayon, 10 years from now, pinaproject mo yung sarili mo, si Jesus pa rin, magliligod pa rin ako, yun maganda. Kasi minsan kaya tayo nahihiya sa Panginoon kasi hindi niya tayo pinipili siya eh. Alam mo, may service, mag-aaral ng Bible, tapos wala ka naman. So yun, nahihiya ka, di ba? Kasi hindi mo siya pinili ngayon. Ang maganda sa Panginoon, lagi may pagkakataon ulit. Amen, habang nabubuhay. Pero maganda rin yung eh ngayon mo na siya piliin. Kaya sinasabi, kaya iniisa-isa natin to eh. Pinupuri si Jesus dito sa pagpapalit natin siya kung kanino. Amen? So sana hindi. 13, but which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. So ganito po yan. So si Jesus po nga ay, diba, nung panahon na siya ay pinapao, nasa katawan tao at siya ay nasa lupa, ang daming time na para siyang api-api. Diba? Kapintero. Eh, hari siya ng mga hari. Tapos, oh, bili na po kayo ng aming lamesa. Diba? Imagine mo si Jesus nun. No? Eh, wala sa kanya yun. Humble siya, amen. Hindi siya yung tipong dapat ako, manager ako. Or businessman. Hindi siya ganun. Anyway, pero sinabi sa kanya ng Panginoon, Ama, Diyos Ama, dito ka umupo sa aking tabi. May sinabihan ba siyang tao noon? Angels nga, wala eh. So, ibig sabihin, talagang tinaas si Jesus kasi siya naman ay karapat dapat. At sinabi yung mga kalaban niya, again, laging kasama yung kalaban tayo, marami tayong kalaban. Amen? Minsan, itong mga, ano, may mga false teacher, pag narinig ko na lang, patas sila, yayaman nila, parang na-assault ka rin eh, di ba? Sige, nagalang sila, pastor, ministro, Papa, Father, Father. Ay, alam mo naman, di nagtuturo ng tama. Tapos, minsan parang maaasar ka, di ba? So, para tayo na the down.
Pero mga kalaban natin yan, pero sinasabi dito, kagaya ng Panginoong Jesus, yung mga kalaban ni Jesus, later ay, saan sila pupulutin? Kalaban sila ni Jesus, saan sila pupulutin? Sinong kalaban ni Jesus dito? Ha? Sana wala, ha? So, kung kalaban kayo ni Jesus, sinasabi kasi yung ibang sa inyo, baka maging reprobate, eh. Hindi imposible yung pag di kayo naligtas. Amen? So, at least narinig nyo si Pastor, sinasabi siya, winarningan kayo. So, pagkalaban kayo ng Diyos, wala kayong patutunguhang mabuti. Pag sinabing footstool, tatapakan kayo. Gusto nyo ba tapakan? So, tinatapak-tapakan kayo? So, pero yung mga kalaban ng Panginoon, ganun. So, kaya pangako sa Panginoon, eh, Jesus, okay lang yan, sige, kalaban mo sila ngayon, talo ka ngayon, pero later, ikaw yung upo sa aking kanan, ibig sabihin, talagang taas na ang authority niya. So, ganun din tayo, dapat ipatay yung sarili natin doon. So, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong inaapi ng mga, dito sa lupa especially, kasi sa langit, wala na yan eh. Tapos na sila dyan. Tayo na yung mag-hari naman sa millennium. Okay, and then, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? So, sino yung them dito? Yung mga angel nga. Kasi, minsan kaya yung mga ni-idol na yung mga angel. Alam nyo ba yun? Yung ibang ayaw mag-directang mag-refer sa Diyos. Sinong gusto nilang ginagaya-gaya? Diba? Pag sinabi mo, ako, mukha akong anghel eh. Positive yun, diba? So, pero anghel ka ba talaga? Sino anghel dito? Sino gusto maging mukhang anghel? Ano ba mukha ng anghel? May iba't ibang klase ng anghel. Huwag kang mga ano, mga harap. May anghel na apat ang mukha. Gusto mo yun? Okay. So, sinasabi dito, para mag-focus tayo sa... Ano ba importante sa atin? Yung ikaw ay lingkod ng Diyos, itong mga angels, nakakamanghayan. Totoo po may angels. Ang ganda nun, may pakpak ka, tapos nakakarating ka kung saan, di ba? Parang si pinag-aaral sa Daniel. Kaya kami lang pala. So, nakakarating po yung mga angels na yan. Pupunta dito, pupunta dyan. Hindi natin sila nakikita, pero nakikita tayo nila. Amen? So, maganda yan. Pero, sabi dito, itong mga angels, ano lang naman yan? Mga utosan lang naman ng Diyos yan. Okay? So, lang, pag kinumpala mo kay Jesus, walang-wala yan. So, sa ating mga tao, sabi nila, meron daw tayong kanta na hindi kayang kantahin ng mga angel. Ano yun? Siyempre yung... Ha? Ha? Hindi, yung mga Kristiyano. Yung kaligtasan. Awit ng kaligtasan. Wala naman sa Bible yun, pero... Ibig sabihin, lamang tayo sa mga angels. Amen? Sila ay mga tagapaglingkod lang. Especially ni Jesus. So, in a way, tayong mga tao lang, talo tayo dyan. Amen? So, pero lingkod ng Diyos yan. So, pag malakas tayo sa Diyos, edi parang yung angels ay parang ano natin. Katuwang natin yan. Amen? So, kaya yung sinasabi din. So, medyo i-wrap up ko lang, ha. Tapos na tayo. So, si Jesus ay pinakamahalaga sa lahat. Hindi dahil mayabang siya, hindi dahil pinanganak na siya para purihin. Kailangan siyang purihin. Tama yung kasi deserve siya dun. Okay? Alam niyo, deserving mga bata. Karapat dapat. Kaya dito, minsan, may mga, ano tayo, may mga nanghihingi sa akin dito ng ano, earphone daw eh. Gusto mo, ibigay sa inyo lahat yan eh. Wala lang yan eh. Pero hindi ko gusto yung para kayong, ano, diba, mamalimos, diba? Kahit na paano, paghirapan nyo naman, makita kayo ni Pastor, tahimik sa church, nakikinig. So, sino yung karapat dapat dito? Kaya iba, binigyan na yung Bible kasi talagang wala akong masabi dito eh. Sige, sana basahin, ha? So, alam nyo ba, yung Panginoon, gusto niya tayong mapagpalain eh. Alam nyo yung pagpapala? Alam nyo yung blessing? Alam mo yung blessing? Kaya pala eh. Alam mo yung blessing? Like, anong form of blessing? Ano? Ikaw, Kenneth. Ikaw, Ezekiel. Ha? Pagkain! Very good! Sino nakaisip doon? Nga, nagutom ka na, no? Ako din, eh. Totoo yun! Ano pa? Lahat actually ng bagay na maganda, obviously. Bahay, asawa, anak, blessing yan. Diba? Karunungan, trabaho,
Talino! Yan, alam niyo naman yun. O, ikaw? Buhay. Pamilya. Harvey. Huwag mo makalimutan ang pangalan mo. Ano yung blessing? Ha? Will. Liliit ka sa mga stray sa likod. Ano yung blessing? Bike. Lahat ng pwede natin magamit, di ba? Pagkain. Lahat ng ma-enjoy. Kaibigan. Pahinga. May din ganun. Cellphone. Ha? Hanap buhay, trabaho, business. May enjoy mo. Health. Very good yung health. Nako. Mga sa edad namin. Yan talaga ang lagi na prayer eh. So, yan ay gustong ibigay. Pastor. Ha? Pastor. Okay, tama po yan. Oo, oh, sabi ng Panginoon eh. I will give you pastors according to my own heart. Kaya kung wala kayong pastor, parang ano kayo? Sabi natin, ligtas kayo. Tupang ligaw, di ba? Gusto nakita ng tupang ligaw. Nasasagasaan na lang. Sasakmali na lang ng leyon. Wala, nag-alaga, di ba? So, ano pa? Ang dami yan. So, gusto ng Diyos, magkaroon tayong blessing, pero ginagamit niya yung mga angels, pero tayo din, sana nasa tamang lugar tayo. Amen? May gusto kong sabihin ganina. Yun nga, yung kaligtasan lang, ah. Pinaka-blessing talaga yun sa lahat. Amen? Kung ikaw niligtas ka ng Diyos, sa langit ka pupunta, meron pa kayang ibang bagay na hindi pagkakaloob sa'yo ng Diyos. Yun ang sabi sa Bible eh. Hindi ko lang kabisado yung verse eh, pero give us freely all things. Tapos lalo na, anong pagkakait niya sa'yo kung binigay niya lang kaligtasan ni langit? Pagkakait niya ba sa'yo yung bahay? Maliit lang yung bahay eh. May sira lang yan eh. So, again, yung mga angels, ganun din. Iba-iba, mayabang. Ako, nakita mo yung bodyguard ko. Laki ng katawan, di ba? Ako, bodyguard ko, anghel. Sangga pa. Di ba? Totoo yun. Yung matapang ka, may galit sa'yo, pero tagapagbantay mo, anghel. Hindi makakapoma yan. Amen? So, yeah, medyo nag-touch natin yung angels. Pero ang bida dito si Jesus, pinatay lang natin sarili natin. Amen? Oh, maglilingkod ba kayo sa Diyos? Kay matakot lagi, andiyan yung protection ng Diyos sa ating providence. Salamat kay Ate Malu, nasa Ate Malu yan. So, masanay na tayo nawa sa ating ano, nasa church. Matuto kayo mamaya, pag uwi nyo, iniisip nyo pa rin yung napag-aralan natin. Amen? Jesus pala, ganun. Salamat sa Panginoon. Okay, sige. Next week, chapter 2 tayo. Okay, let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Na napakalalim, Panginoon, ngayong araw. Nakita namin kung paano kayo dinakila ng inyong Ama. Panginoong Jesus, dinakila, Panginoon, at siya po'y napagkatiwalaan. At siya lang po'y worthy dahil ginawa niya po'y dapat niyong gawin. At nagaya ng isang obedient child. Siya po'y napaka-obedient na anak. Napagkatiwalaan. Siya po'y in-honor niyo rin. At nawa, nakita na yung pattern, Panginoon, na kung kami magtatapat din, ay kami po ipagpapalain nyo rin. Nasa inyo po lahat. Salamat po, Lord, sa mga bagay nito, mga pangako nyo rin na hindi lang po kayo sisira. Kami lang naman po yung ginawa namin yung aming part sa ganyang bagay, Panginoon. So, we pray ng mga bata, especially, Panginoon, limitado pang kanilang pangunawa. Panginoon, I pray for them na sila po ay masanay at least lang sa church, pumunta, makinig, magtiwala, Lord, sa inyong God. Mga kapatiran, sila po ay hindi mapapahamak, bago sila po ay matututo. Later, Panginoon, di na sila umalis sa church, sila po ay kukomit din sa inyo, Lord, this day grow up, hindi lang physically, but spiritually, Lord. So, ganun din po yung mga medyo binata, dalaga na, Panginoon, sila po ay gabayin niyo po, Lord, sila po ay hindi mapahamak, Lord, hindi po sila mawag din sa inyo. Pilig, Panginoon, sa Bible reading, sa prayer, sa church services, Panginoon. God din po mga adults. Salamat po sa mga tutulong, Panginoon. Pagpalaan yung bawat isa. At kami po ay gabay nyo lang as we serve you also. Huwag nyo po kami ng tagumpay at protection, Panginoon. Ang lahat, in Jesus' name we pray. Amen.